Okay, so ngayon naman ang aking special na recipe ay litsong baboy na may halong sariwang buko. Ayan, sariwang buko, kapipitas lang po ng bukong yan. So mayroon tayong mga sangkap. Simple lang ang kanyang mga sangkap. Mabibili nyo lang sa mga gilid-gilid lang na mga tiyangge. So sa ngayon, ilalagay ko po ang ginayat na litsong baboy. Ayan. Yun. So kung nakikita nyo meron na siyang sabaw, bago ko ginayat ang litson ay nilaga ko po siya saglit, kunting sabaw lang, tapos nilaga ko siya ng saglit, saka ko ginayat gayat ang litson. Pagkatapos, dahil po luto na ang litson, pwede na nating ilagay kaagad ang ating buko. Ayan. Mas masarap pag maraming halo. Kaya ang tatlong pirasong buko ay nilagay ko na lahat. Ayan. Yun. So kung nakikita ninyo, dahil konti lang ang nilagaan ko kanina, so kukunti ang sabaw, para maging manamis-namis ang kanyang sabaw, lalagyan ko po ito ng sabaw ng nyog, ng buko. Yung mismong sabaw ng buko na aming ginayat-gayat. So yan na siya. Ang dami po ng sabaw ay depende sa inyong desired na dami. Yun. Yan. Kasi medyo marami naman ang ating litson, kaya dinamihan ko rin naman ang kanyang sabaw. Then, meron din po tayong sili. Ayan, kung nakikita nyo, itong sili haba, kasi masarap po siya pag may halo nito. At meron tayong ginayat na sibuyas. So, ilalagay ko siya. Meron din tayong ito. Tanglad. Yung tanglad na ginawa naming mukhang paa ng manok. So, tanglad po. Para mas masarap ang kanyang lasa. Then, lalagyan natin ng asin. Yan. Para lalagyan na siya ng asin, isusunod naman nating ilagay ang ating pang-asim. Kasi nga, sinigang. So, dapat meron siyang asim. Ang akin pong nilagay na pang-asim ay sinigang sa sampalok. Okay? Okay, so ngayon, tatakpan natin siya para kumulo. So, iiwanan natin ng ilang minuto yan. Kailangan ay kulong-kulo siya para maluto ang ating buko. Okay? So, ayan. Habang hinihintay natin siyang kumulo, alam ninyo, kapag ang bukong sariwa ay niluto natin, ramdam na ramdam natin yung sarap. Lalo na kapag ang kanyang sabaw na manamis-namis ay inilagay natin, mas malalasahan natin yung sarap ng ating niluluto. So, iiwanan natin siya ng ilang minuto? 5 minuto. Sa 5 minuto lang ay luto na po ang ating buko. Yan.
Hindi kayo maiinip kasi saglit lang dahil luto na ang ating lechon. Then, sabay-sabay natin nilagay ang ating mga panghalo. So, sa loob lamang ng ilang minuto, ng ilang saglit, ay maaari na nating ihain ang ating special na recipe. So, kailang minuto na, tingnan natin. Bago pa lang nagsisimula na uminit. Yun. So, nalalanghap ko na yung sarap ng kanyang, ng ating sabaw. Takpan ko siya uli. Ayun, medyo kumukula na sa ilalim, kulo-kulo na. Yun, naririnig ko na. Kulo na siya. Ayan. So, kumukulo na. Madali nyo namang makita kung ang ating buko ay malapit ng maluto. Okay. Buko? Ayan. So, nakailang minuto na po tayo. Ilang sandali na lang. Pwede na nating ihain ang ating sinigang na lechon na may buko. Ano natin ito? Siyempre, titikman po natin kung okay na ba ang kanyang alat. Ayun, so sakto na. At siyempre, para mas masarap siya, kailangan natin lagyan ng seasoning. Okay? So, ilip pa natin mga isang minuto para sakto na ang luto niya. Ayun. So, ito na. Tingnan na natin.
check ko kung okay na yung ating buko. Ayun, so nakikita ko na pwede na luto na. So ngayon po, ayan na, papatay na natin. At syempre, pwede na natin siyang ihain. Ayun. So sasandukin ko na. Dahil pwede na natin siyang ihain ang ating yun. Diba? Ang sarap. Sa amoy pa lang. Langhap na ang kanyang sarap. Ayan. So, luto na. Ready na. Naihain ang ating sinigang na litson na may halong buko.